Magandang mag-ulit sa bawat isa. Muli, Happy New Year sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sapagkat ito ang hindi pwedeng mawala sa bawat pagtitipon, sa bawat pagsamba, yung pag-aralan natin ng kanyang salita. Sapagkat dito, sa mga ganitong pagkakataon, dito po nauusap ang Panginoon sa bawat isa atin. Kaya, nawa ay kung meron tayong, kung ating mga isipan ay lumilipad pa sa oras na ito, kung ano-ano, kung saan pupunta ay atin na pong pabalikin. No? Ang atin pong mga tenga, ang atin mga puso ay atin na pong ibukas para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Genesis chapter 46 verses 1 to 4. Basahin po natin ang verses 1 to 4. Hinihiling ko pang bawat isa na magsitindig po ulit. At basahin po natin ito ng salit-salitan. Genesis 46, verses 1 to 4. Sabi po sa verse 1, "So Israel set out with all that was his. And when he reached Beersheba, he offered sacrifices to the God of his father, Isaac." God spoke to Israel in a vision at night and said, "Jacob, Jacob, here I am." He replied, "I am God, the God of your father," he said. "Don't be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. I will go down to Egypt with you, and I will surely bring you back again. And Joseph's own hand will close your eyes." Magpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa umagang ito, bukas na ang inyong salita para amin po ulit pag-aralan at pakinggan ang inyong pong mensahe sa bawat isa. Dalain ko nga po ulit, iset mo ang puso't isipan namin sa pamagitan ng inyong salita. Na nawa ito ang pangahawakan namin, ito ang magiging gabay namin sa buong taon na pinagkaloob mo na ito sa amin, Panginoon. Samahan mo ang inyong lingkod at samahan mo ang bawat isa sa pag-aaral namin, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po na po kayong lahat. Akin pong tinignan yung mga mensahe ko na binahagi noong 2021, 2022 at saka 2023. Pare-pareho ang ano simula, no? Pare-parehong survey ang aking binanggit, no? At kumbaga gusto ko pong laging banggitin 'yon sapagkat simula po nung year 2000, ito pong social weather system ay nagpasimula ng survey na ang tanong lagi, no, ito po yung ginagawa tuwing last week ng November, ano ang inaasahan mo sa pagpasok ng bagong taon? No? Anong inaasahan mo? At alam po ninyo, every time na binibigay itong survey na ito, marami ang sumasagot, no, 1,400 lagi ang sumasagot nito. At iba-iba ang dami ng mga tao, no, sa kanilang inaasahan pagdating sa bagong taon. At ang sabi ng, again, SWS, very significant na yung 2024. Sapagkat ngayon daw ang may pinakamataas na score, no? Ngayon po ay 96% ng mga sumagot doon sa survey ay umaasa ng magandang pagpasok ng bagong taon. At ang may pinakamarami daw na positive, no, na sagot ay dito sa Metro Manila at dito sa Luzon, no? Marami po sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila at sa Luzon ang malaki ang inaasahan na magandang pagpasok ng 2024. Ganun din po ba ang inyong nararamdaman? No? Merong 4% na natatakot sila, no? Or nawawalan sila ng pag-asa, no, sa 2024. So, alin kayo doon? Sa 96 ba kayo? O sa 90 or sa 4%? Or doon kayo lang sa middle? Kumbaga parang umaasa ka pero ready ka rin sa kung anuman ang mangyayari. Mga kapatid, alam nyo ba ngayong umaga? Kung merong group ng mga tao na hindi nauubusan ng pag-asa, yun po ay tayo ng mga sumasampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Sapagkat ang Panginoon, kung babasahin niyo po ang kanyang salita, ito po ay punong-puno ng pag-asa.
No? Sa kahit anumang pinagdadaanan ninyo sa oras na ito, sa kahit anumang pinagdaanan nyo in the past, no? God is always telling us, telling you that there is hope. Okay? Hindi ka mananatili dyan. Ha? Hindi ka mananatili sa kadilimang yan. Hindi ka mananatili sa lupak-lupak na daan na yan. Time will come. Time will come. You will see the sun. Makikita mo rin ang araw. Ang sinag ng araw. Makakadaan ka rin sa patag na daan. Di po ba? At nawa yan po ay mag-manifest sa atin. Ipakita natin, no? Sa mga kaibigan natin, sa mga kaklase natin, katrabaho natin, kapamilya natin, no? Na dahil tayo po'y sumampalataya sa Panginoon, we have hope. Hindi dahil sa kung ano ang meron tayo, but because of the Lord that we have. Okay? So, ngayon pong umaga, kung atin pong isa-summarize yung inaasahan ng mga tao sa bagong taon, ito po ay makakategorize yung tatlong kategory lang. Una, ang madalas na inaasahan ng mga tao natin, no? In fact, yung survey na nabasa ko ay buong mundo. Madalas ito po, gusto nila na maging maayos ang kanilang kalusugan. Diba? Yan ang kanilang pinapanalangin na hopefully, or hindi lang pinapanalangin, kundi pinapangako nila sa sarili nila, no? Nitong 2023 or nitong nagdaang taon, no, ay wala akong disiplina sa aking pagkain, no? Hindi ako natutulog ng maayos, no? At marami akong karamdaman. Maraming mga tao na by 2024, I'm hoping na ang aking kalusugan ay maging maayos or sisikapin kong maging maayos. 'Di ba? Yan ang mga madalas nilalaman ng mga tinatawag nilang New Year's Resolution. Pero sabi ng mga psychologists, New Year's Resolution daw, 2 weeks lang ang visa. No? No? After 2 weeks, after 1 month, nalimutan. At ang isipin, next year na lang ako mabawi. Ganun po bang nasa utak natin ngayon? Pero nasa first week pa lang tayo, kaya palagay ko, kung ano man ang inyong plano sa inyong kalusugan, no, ay talagang disidido pa kayo. Pero sikapin natin mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, maging maayos po ang ating kalusugan. Dahil nung past year, alam ko marami sa atin ang nagkasakit. No, kung hindi man tayo lahat, ay marami sa atin ang nagkasakit, kasama na po ako. No? Kaya yan po ang hope. No? Yung maraming mga tao that they will have a better health. Ang pangalawa ay peace. Diba? Ito ang ating inaasahan ngayong 2024. Magkaroon ng kapayapaan. Okay? Hindi lamang sa buong mundo, kundi maging sa ating pong mga puso. Laging may labanan sa ating pong mga puso. May labanan sa iba-ibang mga bansa. Sana maayos na yung mga kaguluhan. Po. Sapagkat, gaya nga ng sabi ng marami, walang nananalo sa gera. Diba? Lalo na pagkagera ng mga bansa. Kaya sana yung Ukraine and Russia, magkaayos na. No? Yung Israel at saka yung Hamas, no? Ay maayos na po yun. Sana itong mga Chinese, no? May Chinese ba dito? Made in China. No, sana hindi na sila, hindi na tayo buli. No? Wag nilang ubusin ang ating pasensya. Pero yun na nga. Kahit na maubos yata yung pasensya natin. Parang wala pa rin tayong magagawa, no? Pero yun nga po, sana ay madala ito, no, sa maayos na usapan. Ito po ang ating pinapangarap na magkaroon, kapayapaan. Okay? And then ang pangatlo, no? Sa category, yun, ay progress, kaunlaran, or pag-unlan. Diba? Sana ngayong year na to, ma-promote ako. Sana ngayong taong ito ay magka-work ako, no? Sana ngayong taong ito maging maayos ang aking mga relationships, di ba? Yan ang ating ipinapanalangin at yan ang ating pong inaasahan every year.
Pero di ba mga kapatid, kung puro asa lang ang ating gagawin, nakakalungkot mang sabihin, pagdating ng December 2023, December 31, 2024, bigo pa rin tayo. Wala pong mangyayari kung puro asa lang ang ating gagawin. Kung puro sa isip lang natin or kung puro sulat lang, no? Dapat may gagawin tayo mga kapatid. Lalo tigit tayo pong mga mananampalataya. Salamat sa Panginoon sapagkat ang mga bagay na ito ay hindi hinayaan ng Panginoon na parang pangarap lang or wish lang. Binigyan tayo ng Panginoon ang kanyang salita para ang mga bagay na ito ay matupad. Para ang mga bagay na ito ay maranasan po natin. Lalo tigit tayo po mga mananampalataya. Magkaroon tayo ng maayos na kalusugan ng kapayapaan at ng pag-unlad sa ating buhay. Sapagkat kung hindi po natin kukonsultahin ang Panginoon, paulit-ulit lamang po, no, ang ating buhay. Hanggang doon na lang din po talaga tayo. But if you want improvement, no, kung gusto po natin ng development sa ating buhay, kailangan kumonsulta po tayo sa Panginoon. At ito pong pag-aaralan natin ngayon pong umaga, ito po ay ipinakita ng Panginoon, itinuro ng Panginoon, isinulat, no, ng Panginoon para ito pong mga bagay na ito ay mangyari sa ating buhay. Alam niyo po, kung kayo po ay pupunta sa bookstore, ang dami pong mga books dyan na nasulat na mga dos, no, para maging maayos ang ating bagong taon. Di po ba? Kung dapat mong gawin, ito. Pero ngayon pong umaga, ang titingnan natin, buwat sa Biblia, ay yung mga hindi nyo dapat gawin. Okay? Para magkaroon kayo ng maayos na kalusugan, para kayo ay magkaroon ng kapayapaan, at para kayo magkaroon ng pag-unlad sa inyong buhay. Okay? Ano ang mga hindi mo dapat gawin? Okay? Sapagkat parahil, pagod na tayo makaring na gawin mo ito, nalilito ka na. So, ngayon, makita natin ano yung mga hindi natin dapat gawin. Kaya pinamagatan ko po ang ating pong mensahe at ito po ang dapat hindi natin gawin ngayong 2024. Okay? Ito po ang ating pag-aaralan ngayon pong buong January. Yung mga hindi dapat natin gawin ngayong 2024. Ano po? Basahin nga po natin. Ready? Start. Huwag kang matakot. Diba? Yan ang mga hindi mo dapat gawin ngayong 2024. Ilan sa ating dito ang mga matatakting? Alam niyo po, nung bata pa ako, hanggang ngayon, ay kilala ako sa aming pamilya na matatakotin. No? Na kailangan laging mailaw sa amin. No? Lalo sa gabi, pagka maglilinis ako ng aming mga kaldero, no? Ewan ko ba kung bakit nauso yun. Buhangin ang pinaglilinis namin, pinagpapaputi sa kaldero. Eh meron lang buhangin doon sa labas ng bahay namin. So, gabi-gabi, lumalabas ako para kudkudin yung kaldero. So, niloloko nila ako, lagi nilang pinapatay ang ilaw. At talagang, magalitan na ako na hindi ko tinapos yung nililinis ko. Basta wag lang ako maiwan doon sa lugar na yun. No? Walang ilaw. Ganun ako ka matatakti. Okay? Gaya sabi sa inyo, hanggang ngayon, no? Hindi na ako nag-gayat ng kaldero sa labas. Pero, I can say na marami pa rin akong pangamba sa buhay ko. Marami pa rin akong kinakatakutan sa buhay ko. At alam po ninyo, ang dahilan kung bakit ito ang dapat nating gawin sa buhay po natin. Huwag po tayong matakot. No? Sapagkat, ayon po sa mga doctors, no, sa Harvard, isa sa mga nakaka-apekto ng kalusugan natin ay takot. Meron po silang sinuri na 15 pinatay because of assault. No? Yung pinatay. No? Na-discovery nila na yung 8 doon ay namatay hindi dahil sa injury. Namatay sila sa heart attack.
dahil sa kanilang takot. Doon sila namatay. Hindi dahil sa nabarin sila. Okay? Sapagkat, yun nga po, masyadong matindi ang epekto ng takot sa atin. No? Yung iba ay hindi makatulog. Yung iba ay nagkaka-ulcer. No? Yung iba ay nagkaka-diarrhea. No? Ako, yun po ang manifestation ng fear sa akin. Nagkaka-diarrhea ako. No? Kaya pagka nabalitaan yung nagda-diarrhea ako, tanungin nyo ako, anong kinakatakutan mo ba sa to? Diba? So, apektado yung ating health. No? At apektado rin ang ating kapayapaan. Diba? Pagka natatakot tayo, hindi ka matahimik. Lagi ka nag-worry. Ano? Laging, pag matutulog ka, parang yung isang mata mo mulat. Yung isa, tikit. Lagi kang sa atin sa Mindoro. Lagi kang balais. Diba? Hindi ka mapalagay. Okay? And then, ang pangatlo din na effect nitong takot na to, hindi ka rin umundad. Ang dami mong kinakatakutan eh. Diba? Sabi nga nila, ang pag-unlad mo daw ay depende sa lakas ng loob. No? Yung maaabot mo sa pag-unlad ay depende sa lakas ng loob. Akuha niyo po ako. Kaya ka nasa ganyang posisyon ngayon. Sapagkat yan ang inabot ng lakas ng loob. Nakuha niyo po ako? Kasi kung mas malakas siguro ang loob natin, mas magte-take pa tayo ng risk. No? Mas tataas pa yung aabutin natin. Pero dahil hanggang ganyan na lang, hindi yung ganyan ka na nga lang. Ganun din po sa pagdadrive, sabi nga nila. Ang bilis mo daw ay depende sa lakas ng loob mo. So kung ang lakas ng loob mo ay hanggang 60 lang, hanggang dun ka lang. Pero kung hanggang siguro sa atin dito, maraming mga malalakas ang loob. Mga hanggang 150, hanggang 160. No? Ang lakas ng loob. Di po ba? So, mga kapatid, sa umagang ito, yung growth natin ay maapektuhan pagka tayo po ay laging takot. Kaya ang sabi ng Panginoon sa atin, nawa, mag-stick ito sa isip natin at sa puso natin. Ngayong 2024, ang dapat hindi mo gawin ay matakot. Don't be afraid. Huwag kang matakot. Okay? Kung mapapansin ninyo, sabi dito sa, sabi ng isang writer, no? Sa buong mundo daw, may 10 kinakatakutan ng mga tao. Una, ang 10th ay loss of freedom. 9th ay the unknown, no? Yung uncertainties. Katulad ko doon, nung elementary ako, sabi ko, makakapasa kaya ako pag pumasok ako ng high school? Kasi balita ko, ang hirap. So, that night or that day, natatakot ako. Pero nung nag-high school ako, aba, nakapasa ako. Tapos, ang bago ko namang fear, makakapasa kaya ako ng college? Balita ko, ang hirap doon eh. So, the fear of the unknown. Ang pangwalo daw ay yung pain. Ayaw natin ang nasasaktan tayo. Sino bang gusto? No? Nang nasasaktan. Diba? Disappointment. Ayaw natin mabigo. Ano? Next, misery. Ano man Tagalog sa misery? Miserable. Kawawang buhay. Ayaw natin maging ganun. Okay? Loneliness. Ayaw natin malungkot. No? Pwede ka kasing mag-isa na masaya ka. At pwede ka rin nasa crowd na malungkot. Ayaw natin. Ridicule. No? O ayaw natin alipustain tayo o pagtawanan tayo o mapahiya tayo. Okay? We don't like rejection. We don't like death. And we don't like failure. Ayaw natin. Ito daw ang top 10. No? Na kinakatakutan ng mga tao sa buong mundo. Ayon sa isang writer. Okay, so alin dyan yung mga kinakatakutan natin? Diba? Ako yata lahat, all of that, no? Ay kinakatakutan natin. Pero mga kapatid, ang gustong ituro sa atin ng ngayong umagang ito, ng Panginoon, bagamat ito ay totoo, ito po ay nararanasan natin, at yung sakit nito ay hindi natin pwedeng pagaanin
Hindi pwede nating biru-biruin. No? Halimbawa, may isang tao na dumadaan sa morning, no? Sa kapighatian because of death. Hindi natin pwedeng sabihin na, sister, ganito lang yan. Para gumaan yan, ganito lang yan. No, hindi po natin pwedeng gawin yan. Pero mga kapatid, ang gusto kong ituro sa atin ng Panginoon, hindi tayo kailangang manatili na nabubuhay sa tao. Okay? Sapagkat malaki po nga, malaki po ang epekto nito sa buhay natin, sa pang-araw-araw na buhay natin, no? Sa mundo ito, kung tayo'y mamumuhay sa tao. Pero mga kapatid, siguro, nagtataka kayo sa dalawang talatang ito na ipapakita ko sa inyo. Sabi niya sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, basahin niya po natin. Ready? Start. Then, ito po. Basahin din po natin. Ready? Go. Okay? Di ba kinililito sa talatang to? Mga talatang to. Ang sabi dito sa Ecclesiastes, fear God. Ang sabi naman doon sa 2 Timothy, God has not given us a spirit of fear. So, paano natin i-reconcile yung dalawang yan? Sabi ng Ecclesiastes, sabi ni King Solomon, matakot ka sa Diyos. Ang sabi naman ni Pablo kay Timoteo, na hindi tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng pagkatakot. Kumbaga, sabi dito sa kabila, patakot ka. Sabi naman dito sa kabila, huwag kang matakot. So, anong difference nitong fear dito sa Ecclesiastes at saka itong fear sa 2 Timothy? Alam niyo po, sa aking pag-aaral about fear, hindi naman ako ganun kadalubasa. But this is what I observe. And I don't know if you will agree with me. But meron pong dalawang klase ng fear or kinakatakutan. First is constructive fear and destructive fear. Good fear and bad fear. Okay? Ano po ang constructive at good fear? Ito po yung fear God. Pagka ikaw ay natatakot sa Diyos, no? Ang klase ng pagkatakot na yun ay makakatulong sa iyo. Sapagkat ano bang ibig sabihin ng fear God? Ang ibig sabihin niyan, you respect, no? You revere, igalang mo ang Diyos. Na siguro tanong na, paano ko ba igagalang ang Diyos? O magpo-po at opo ba ako? No? Ang ibig sabihin po, when you respect God is you hate to hurt Him. Why na? Ayaw mo na saktan ang Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng you fear God. Ayaw mong gawin yung mga bagay na makaka-offend sa Panginoon. Ayaw mong gawin yung mga bagay na hindi niya kalooban. Yun ang ibig sabihin ng fear God. Ano naman ang ibig sabihin yung spirit of fear? Ito naman yung mga, itong spirit of fear na hindi ibinigay sa atin ng Panginoon, pero nag-i-exist sa atin because of sin. Ito yung mga bagay na makakasakit, makakasira sa atin. Okay? Those fear that will hurt us. That will kill us. Okay? Pero, itong mga bagay na ito, itong 2 Timothy chapter 1, verse 7, itong klase ng fear na ito, sometimes naapektuhan nito yung pagsunod mo sa Panginoon. Dahil sa iniisip mo na, teka, baka pagka nag-commit ako dyan, no? Baka pagka nag-desisyon ako na sumunod sa Panginoon, baka mapahamak ako. Baka masaktan ako. Baka mapahiya ako. That is the spirit. Na inuutos sa atin ng Panginoon huwag nating panatilihin sa atin ng buhay. But this kind of fear that helps us, yun, ito ang dapat na lumago sa buhay natin. Yung pagkatakot sa Panginoon. Yung pagsunod sa Kanya, yung paggalang sa Kanya, at yung pag-iwas natin sa mga bagay na makakasakit sa atin. Nakuha niyo po ang difference.
Okay, ng good fear at saka ng bad fear, constructive fear at saka ng destructive fear. Yung sinabi, yung title natin, Don't Be Afraid, yun po, destructive fear po yun. Yun ang pinapatanggal sa atin ng Panginoon ngayong 2024. Okay? Ang sabi sa Psalm 34 verse 4, basahin po ulit natin. Ready? Start. Ang tanging makakapagtanggal ng destructive fear, lahat ng destructive fear ay ang Diyos na. Okay? Yan po ang karanasan ni Haring David. No? Sa dami ng mga gustong pumatay sa kanya, sa dami ng humahabol sa kanya, sa dami ng mga naging problema niya sa buhay, no? Sa dami ng mga naging sakit ng ulo niya, sa dami ng mga kinatakutan niya, ang isa lang ang solusyon na nakita niya para ma-overcome niya yung fear niya. Sabi niya, I sought the Lord. Hinanap ko ang Diyos. Humingi ako ng tulong sa Panginoon. Ngayong umaga, ano yung fear ninyo sa 2024? Ano yung mga bagay na pe-pray natin, Lord, sana huwag mangyari. Sana hindi magkaganon. Or may mga bagay na dapat o may sinasabi na sa inyo ang Panginoon na gawin pero sobrang ano ka pa, parang saglit lang. Give me more time. Ano yung mga bagay? Mga kapatid, ngayong umaga, let us seek the Lord. Takbo tayo sa Panginoon. Lord, ano ba? Sama ba kita dito? Boses mo ba to? Yun po ang ating pakinggan at hanapin sa oras. Sapagkat ang sabi ni David, He delivered me from all my fears. Huwag niyong asahan ang inyong family. Huwag niyong asahan ang inyong mga pera. No? Huwag niyong asahan ang inyong mga achievements. No? Na magtatanggal ng inyong mga takot. Dahil hindi yun mangyayari. Only God can deliver you from all, no? Hindi some, no? Hindi few, but all your fears. Okay po? Kung hindi natin tatakbuhan ang Panginoon sa oras na ito, kung hindi siya ang ating hihinga ng tulong para matanggal at ma-overcome natin ang fear natin, then mawawala ng kabuluhan ang taong ito. Balik tayo ulit sa sinya. No? Parang lumipas lang siya ng ganun-ganun lang. Hindi mo makikita yung development, hindi mo makikita yung peace, no, sa buhay natin. Kaya nawa gawin natin kung ano ang ginawa ni Haring David. Okay, so ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Ay tungkol po sa buhay ni Jacob. No? Ito pong bahaging ito sa Genesis chapter 46 ay kung inyong maalala, may 12 anak si Jacob. No? Ang isa doon ay si Joseph na binenta ng kanyang 10 magkakapatid sa Egypt. No? Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat sa kabila ng siya ay naging alipin sa Egypt, itong si Joseph, dahil sa pangunguna, no, sa pagtulong sa kanya ng Panginoon, siya po ay naging prime minister, no? Naging second in command, no, sa Egypt. Okay? And then nag-ipon itong si Joseph ng maraming pagkain, no? At nabalitaan ng kanyang ama at mga kapatid niya na maraming food sa Egypt. So ang sabi ni Jacob, "Oh, pumunta kayo, no? Bumili kayo ng food doon." At nung pumunta itong sampo, or siyam lang pala. Ano, tama, sampo. Yung si Benjamin na panglabing dalawa ay pinaiwan. No? Sampo. Nakita ni Joseph yung sampo mga kapatid. Pero itong 10 brothers, hindi siya nakilala. Nakilala sa iba na itsura ni Joseph. No? So, para sa ano, to make the story short, no? Ay yun yan, nagpakilala si Joseph, nagkakilala sila ulit, no?
At sinabi ni Joseph na dalhin niyo dito si Jacob, yung kanyang tatay. Dito tayo. Sapagkat tagutom dyan sa Kanaan, pumunta kayo dito sa Egypt at kayo ay ating aalaga. So, sa portion na ito, sa Genesis chapter 46, talagang masiglang bumalik yung mga kapatid ni Joseph sa Kanaan at sinabi kay Jacob, buhay si Joseph. No? At talagang tuwang-tuwa sila. At dito po, during this time, sila po ay nandito sa Bethel. Okay? Nandito sila sa Bethel. At nung sila ay nakapag-impake na, no? Yung buong angkan, no? Ni Jacob, sila ay naglakbay papunta dito sa Goshen. Ngunit, bago sila dumating doon, tumigil muna sila dito sa Beersheba. Itong Beersheba po, dito sila nakatira ng matagal ni Abraham, ni Isaac, no? At nung pinanganak si Jacob at si Esau. Noon pong dinaya ni Jacob, si Esau at saka si Isaac about his birthright, na andito po sila sa Beersheba. At nung sinabi ni Esau na papatayin niya si Jacob, ito pong si Jacob, from Beersheba, pumunta siya dito sa Padam Aram, dito sa Haran. Okay? And then, nung nagkaasawa siya dyan, si Jacob, at sila'y bumalik dito sa Promised Land, dito sila nagstay sa Bethel. Okay? And then, pagdating dito po sa Bethel, yun nga, nung sila'y pupunta na sa Egypt, from Bethel, tumigil muna sila dito sa Beersheba para dito sila sumamba. Bago sila pumunta dito sa Egypt, na ito pong Beersheba, ito ay border. No? Border ng Israel at saka ng Egypt. Bakit sila pumunta dyan? Okay, ganito po. Dito po sa Genesis chapter 45 verses 25 to 28, sabi dito, but when they told him everything Joseph had said to them, and when he saw the carts Joseph had sent to carry him back, the spirit of their father Jacob revived. Bakit ko po binanggit itong talatang to? Sapagkat si Jacob, ayaw niyang pumunta sa Egypt. No? Kung babasahin po natin yung previous verses, ayaw niyang pumunta sa Egypt kasi baka masaktan lang sila. Ayaw niyang papuntahin si Benjamin. Baka masaktan si Benjamin. No? Baka mawala siya. Nawala na nga si Joseph eh. Baka mawala pa si Benjamin. Pero, nung malaman ni Jacob na buhay si Joseph, at nakita niya yung mga carts or yung mga sasakyan na pinadala ni Joseph, na-revive siya, natuwa siya. Ay, pupunta ako. Okay? Pupunta ako, and Israel said, by the way, pinagtanan ng Diyos ang pangalan ni Jacob na Israel. Okay? Sapagkat yung Jacob, alam niyo ba kahulugan ng salitang Jacob? Mandaloko. Mandaraya. Gusto niyo ba yung ganun pangalan? So, pinalitan ng Panginoon na Israel. So, sabi sa verse 28, and Israel said, I'm convinced, my son Joseph is still alive, I will go and see him before I die. So, he was so excited, no? Very excited. And then, pagdating dito sa Genesis chapter 46, 1 to 3, masabi dito, so Israel set out with all that was his, and when he reached Beersheba, he offered sacrifices to the God of his father Isaac. And God spoke to Israel in a vision at night and said, Jacob, Jacob, here I am. He replied, I am God, the God of your father. He said, do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation. So ano po ang aking point dito? Doon po sa Genesis 45, excited na excited siya, no? Na pumunta sa Egypt. Lalo na makita niya yung mga sasakyan papunta doon. But, pagdating niya sa Beersheba, ang sabi ng Panginoon dito, do not be afraid. Ang sabi ng isang writer, hindi mo sasabihin ng isang tao na huwag kang matakot kung hindi siya natatakot. Di ba? So, ano po ang point dito? Dito po sa pag-transfer ni Jacob papuntang Egypt. From Bethel to Beersheba, napag-isip-isip niya siguro. Teka, sabi na, lilipat kami. Matanda na ako. Si Jacob ay 130 years old na dito. Matanda na ako. At alam niyo po, na-realize ko sa mga may edad na,
yung advanced na ang edad, no? Mas gusto nila na doon na lang sila sa hometown. Yan po ang experience ko sa aking ganan, no? Sa nanay po ni Ate Aleli. Sinubukan namin dalhin siya sa Batangas kasi mas may mag-aalaga doon. Pero nung dinala namin, nagwawala talaga siya. Sabi niya, ibalik niyo ako sa bahay ko. Hindi ko ito bahay. And then, so after a month, iniuwi namin, so natahimik siya. Then nagkasakit po siya. Dinala namin sa hospital, sa Blackpool, kay Dr. Lee. Malapit lang yun. No? Isang tumbling lang yun. Pero nung kasi nanghina si nanay, tapos nung lumakas siya ulit, nung na-realize siya na, hindi ito ang bahay ko. Nagwala siya, tinanggal niya yung mga swero niya. Sabi niya, iuwi niya ako. And then ito pong bakasyon, binibiro ko lang naman siya. Sabi niya, sumama kayo sa amin, sa Mandaluyong. Ayoko, sabi niya naman. Ayoko. Kasi iwanan niyo lang naman ako doon. Yung sabi niya. So, nung ko na-realize na struggle sa mga may edad na, yung aalisin mo pa siya, dadalhin mo siya sa isang malayong lugar. Lalo tigit kung sa ibang bansa. Okay? Sa mga bata-bata pa, okay lang yung mag-travel eh. No? Pero, kay Jacob, 130 years old. Kumbaga siya ay nasa last quarter na ng buhay niya. Mas gusto niya na pag-isip-isip niya along the way na, at teka, ayoko yata pumunta doon. Ang isa pa na dahilan, ang hirap kayang ibiyahin ng buong angkan, no? Kung babasahin niyo po yung mga sumunod na mga talata, 70 sila na magbiyahe. Okay lang sana kung maganda ang kanilang mga sasakyan at mabibilis. No? Pero kahit na, kami ng tatlo, no? Nagpunta lang kami ng Kalapan. No? Nag-stay kami 1 week doon. Pagdating namin dito, pagod na pagod ako. May plano pa sana kaming mag-out of town pero sa good day, dito na lang tayo mag-New Year sa bahay. Kasi nakakapagod mag-impake, mag-biyahe, tapos pagdating mo doon sa lugar na yun, impake ka ulit, tapos ikot-ikot kayo, tapos after few days, impake ulit, biyahe ulit, pagdating sa bahay, impake ulit. Di ba? Nakakapagod. Pagka pagka ikaw ay may edad na, pero pag mga bata-bata nga, exciting yun sa iyo. Ganito maralang naisip ni Jacob. Nakakapagod na yan. Ang dami natin. No? Bagamat libre ito ni Joseph, pero nakakapagod siya. Kasi siya yung tatay, no? Siya yung head of the family. Siyempre, cargo niya lahat yun. At ang isa pa na sabi ng mga Bible scholars, iba-iba ang Diyos doon sa Egypt. Maraming mga Diyos doon. No? Sigurado mai-influensya itong mga anak ko. Di ba? Pagka pumunta kami doon, kaya dito na lang ako. At pangatlo, pastol ako. Alam niyo po ba kung bakit significant yung pagiging pastol ni Jacob sa Egypt? Sapagkat sa Egypt, ang pinakamababang trabaho ang pastol. Bawal siyang tumira sa bayan ang mga pastol. Dapat nasaan sila? Bukid, sa malalayong lugar. Kasi mababaho sila at saka yung kanilang mga tupa naninira ng halaman. Kaya ang isip ni Jacob, naku, baka magkaroon ng discrimination dito. Nakuha niyo po yung akin po. Kaya between Bethel and Beersheba, naramdaman niya yun. Excited na excited siya sa ano, sa bagong balita. No? Pero pagdating niya ng Beersheba, nag-stop over muna sila to worship the Lord. At yung worship na yun, hindi dahil sa panahon niya ng pagsamba. Hindi po. They stop because siya po ay natatakot. Kumonsulta siya sa Diyos. At ito ang kanya sagot. Ito ang sagot ng Panginoon sa kanya. I am God, the God of your father. He said, do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation. Mga kapatid, ngayong umaga, may tatlong nailan kung bakit hindi dapat matakot si Jacob sa pagpunta niya sa panibagong bayan na ito. Bakit dapat i-ignore niya, no?
Bakit kailangang sundin niya, no, yung kalooban ng Diyos na pumunta sa Egypt? Okay? At ngayong umaga, kung meron tayong mga kinakatakutan sa buhay natin, sa oras na ito, sana ito rin ang maging dahilan natin kung bakit hindi tayo mapipigilan, no? Hindi tayo magdadalawang isip. No? Hindi tayo maghahanap ng iba na paraan. Sana ito po ang ating gawin. So, makita po natin dito yung tatlong dahilan. Una, His presence will remain. No? Ang sabi ng Panginoon kay Jacob, I will go down to Egypt with you. Kasamahan kita doon. No? Totoo, marahil yung iyong mga kinakatakutan. But I will be with you. My presence will remain. No? My presence will abide. No? Sasamahan kita. Di ba napakahirap pumunta sa isang lugar na una, hindi mo alam kung ano ang meron doon at kung paano ang papunta doon. Di po ba? Maraming beses sa aking pong buhay na pumunta ako sa isang lugar na hindi ko alam. At alam niyo po, takot. Lalo na kung ang pera mo ay sakto lang. Hindi ka pwedeng maligaw. No? Hindi ka pwedeng lumampas. Nakakatakot yun. At na-experience ko na rin po na pumunta sa isang lugar na hindi ko pa napuntahan pero may kasama ako na alam kung ano ang pasikot-sikot doon sa lugar na yun. One time, nagpunta po kami sa ano, ako po ay nasa Germany pa. Sumaki kami sa isang tren. At may announcement. German ang announcement. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Buti na lang kasama ko yung kapatid ko. Nakakaunawa siya ng German. Sabi niya, kailangan nating lumabas sa tren na ito. Sapagkat, pag sumaki tayo sa tren na ito, mapuputol siya sa after 5 kilometers, mapuputol siya. Itong sinasakyan natin, pupunta siya sa south. Eh, tayo papunta tayo ng north. Kaya kailangan lumabas tayo. So, madaling kami. Tatakbo kami. Buti na lang, may kasama ako ganun. Eh, kung hindi ko kasama yung aking kapatid, ano kayang nangyari? Hindi ko na alam kung saan kami pupunta. Eh, dun pa naman sa lugar namin, ayaw mag-English ng mga tao. Ang sabi lagi sa akin ay, pumunta ka dito sa Germany, dapat marunong mag-German. Parang ganun yung pagkakaunawa ko sa isang tao na nagalit sa akin. Kasi lagi ko tanong, do you speak English? Do you speak English? Mga kapatid, hindi natin alam kung ano ang makakasalamuhan natin, makakasalamuhan natin sa 2020. But merong isang sigurado. The presence of God will remain. Will stay. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Katulad ng ginawa niya noong 2020. There are times we feel na parang wala ang Panginoon. Parang hindi ako naririnig ng Panginoon. Parang pinabayaan na ako ng Panginoon. Pero ba kayong ganung feeling? Parang pray ka ng pray, pero parang hindi sumasunod ng Panginoon. Alam niyo ba kung bakit nararamdaman natin yun many times? Na-realize ko. In my personal experience. Because I am distracted. Meron kasi akong ibang tinitingnan at meron akong ibang pinapakinggan. Diba? Kaya hindi mo marinig ang boses ng Panginoon. Ngayong umaga sa oras na ito, napapakinggan mo ba itong sinasabi? Kung hindi mo ito napapakinggan, ang ibig sabihin, meron kang ibang pinapakinggan. Meron kang ibang iniisip. May mga tao na, or may mga bagay na umaagaw ng atensyon sa iyo sa umaga. Because right now, I believe, God is talking to us. God is talking to you. Nauusap ang Panginoon. At alam niyo kung ano sinasabi niya. Don't be afraid. My presence will go with you down there in Egypt. Sasama tayo ng Panginoon. Okay? So sa mga pagbabago na mararanasan po natin, nakakatakot, no? Pero sasamaan tayo ng Panginoon. Okay? So yan po ang una na makikita natin. Pangalawa, His plan was revealed. Okay? Yung plano niya ay ipinahayag niya. Kasi ang sabi niya dito, I am
God, the God of your father, he said, do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. I will go down to Egypt with you, and I will surely bring you back, and Joseph's own hand will close your eyes. So, ito yung plano ng Panginoon kay Jacob. Huwag kang matakot kasi ito, ipapakita ko sa iyo ang plano ko sa iyo. Okay? Sabi niya, I will make you a great nation. Pag pumunta ka doon. And then, sabi niya, huwag kang mag-alala kasi ibabalik kita dito. Hindi ka doon mananatili. Hindi ka doon ililibing. Okay? Ibabalik ka dito. At si Joseph, hindi ibang tao, hindi ibang hari, no, ang magsasara ng iyong mata. Hindi ka sa ibang kamay mamamatay, kundi sa iyong anak. Okay? Napakaganda nitong plano ng Panginoon. Napakadetalye. Kaya sabi niya, Jacob, huwag kang matakot. Kasi may plano ako sa iyo at mangyayari itong plano nito. At kung titingnan natin, susundan natin kung anong nangyari kay Jacob, ay ganun nga ang nangyari. No? Namatay siya sa Egypt, no? Sa kamay ni Joseph, pero ibinalik siya sa Israel, sa Shechem, katabi ni Abraham, ni Isaac. Doon po siya inilibing. Okay? So, kung ano man ang plano ng Panginoon sa atin, mga kapatid, mangyayari yun. Pero ito ang gusto kong makita natin, may plano ang Panginoon. Kung hindi pa natin alam ngayon, yun ang dahilan kung bakit kailangan lagi nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Sapagkat dito po sa Biblia, makikita natin yung plano niya sa bawat isa sa atin. Okay? Sabi sa Proverbs 19:21, basahin niya po natin. Ready? Begin. Okay, so kaya kailangan nating hanapin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat many times in our lives, marami tayong plano para sa sarili natin, di ba? Gusto kong maging ganito, ganyan. Gusto kong marating yun. No? Alam niyo po sa akin pong buhay, ang dami kong naging plano. No? Isa ay, sabi ko, at the age of 23, mag-aasawa na ako. Yun ang sabi ko nun. No? Ngayon, pagka hindi pwede, ng 23, 25, by hook or by crook, mag-aasawa na ako. Pero pagdating ko ng 25, doon kami nag-break. No, kami nag-break ni Ate Amelie. At hindi ko alam na after 10 years, magkikita pa ulit kami at kami pala ang magkakatuluyan. No? 35 years pala ako mag-aasawa, hindi pala 25. But my plan is, 23 or 25. But God's purpose. At tinitingnan ko kung bakit gano'n na nangyari. Sapagkat noong 23 and 25, mga wala pa kaming alam sa buhay namin. Lalo na ako. Okay? Noong 35, may kaunti na kaming alam. Kaya siguro tinuloy na ng Panginoon. Diba? So, may mga bagay na pinagtatakan tayo ngayon umaga. Pero kaya hindi ito matuloy-tuloy. Eh, napakaganda ng planong ito. Mga kapatid, ganito po. Tandaan natin, lagi natin konsultahin ang plano ng Panginoon. At yun ang una natin po sundin. No? Of course, may mga plano tayo sa ating mga sarili. No? Ang ibig bang sabihin niya, Pastor, hindi na ako magpaplano sa buhay ko, hindi ko napaplanuhin. Pwede po tayong magplano sa buhay natin. Pero, dapat ay, pag nakita natin ang plano ng Diyos, i-adjust natin yung plano natin sa plano ng Diyos. Hindi ang Diyos ang mag-a-adjust sa atin. Kasi katulad nga po nito, God's purpose will always prevail. Yan po ang mangyayari sa atin. Bakit kailangan nating sundin ang kalooban ng Diyos? Kasi ang sabi dito sa Proverbs 14:12, basahin nga po natin, ready? Okay. There's a way that appears to be right, but in the end, it leads to. So may mga tingin tayo, mga kapatid, na parang tama. No? Siguro nasa isip ko noon, nung ako'y 23 years old, tama yun, 23. No? Tama yun, 25. Diba? Siguro sa ibang mga tao, tama yun, maganda yun.
Pero sa mata ng Diyos, hindi yun ang kalooban niya. At ang sabi dito, ito yung pinaka-worst, no? May mga tingin tayo na tama, pero at the end, yun pala ikakamatay natin. Kaya alam niyo mga kapatid, pagka hindi natuloy ang isang bagay, alam niyo po ba, dapat magpasalamat. Halimbawa, sa mga singles dito, no? Nag-break kayo ng inyong mga minamahal, magpasalamat kayo. No? Sapagkat, una, baka hindi yun ang kalooban sa iyo ng Panginoon. God saved you sa isang miserableng buhay. Okay niyo po ako? Bakit hindi ko nakuha yung trabaho ngayon? Ha? Bakit hindi ako na-promote? Sometimes we are so disappointed. At galit tayo sa Diyos. Pero isipin lagi natin ito. There are times na akala natin makakabuti sa atin yung gagawin natin. Pero makakasama ka. Kaya again, pagka no ang sagot ng Panginoon sa prayer natin, dapat ang reaction natin, Lord, thank you. Kasi dalawa yung ibig sabihin. God is saving you sa isang delikadong sitwasyon. Pangalawa, maybe God is preparing you for a better one. Diba? Kaya ang Panginoon, lahat ng sagot niya, makakabuti yun sa atin. Okay? Kaya dapat magpasalamat po tayo. Ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 3 verses 1, ito ang plano ng Panginoon. Okay? Basahin niya po natin. Ready? Begin. There is a time for everything and a season for everything. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. So makita natin dito ang plano ng Diyos. Lahat ng bagay may panahon. Di ba? So bakit hindi pa natatapos ang gera? Sabi niya, a time, ano yan? A time for war and a time for peace. Marahil hindi pa tapos yung time for war. Di ba? Pero one thing is sure, there will come a time of peace. Okay? So itong mga ito, kung iisa-isahin natin, this is God's plan for each one of us. At pagkaalam po natin ito, ang mga bagay na ito, hindi po tayo matatakot kung ano man ang maranasan natin. Di ba? Ang sabi pa dito sa verse 11, basahin niya ulit natin. Ready? Begin. He has made everything. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from the beginning to the end. Sabi doon, He has made everything beautiful in His time. Mga kapatid, yung mga na-experience natin ngayon, masama man yan o mabuti, aayusin ng Panginoon yan. Katulad ng sabi sa Romans chapter 8 verse 28. No? Aayusin ng Panginoon yan para sa ating kakabuti. No? Aayusin niya ng Panginoon, no? Para maging isang magandang bagay yan para po sa atin. Okay? So, sana huwag tayong magtangpo sa Panginoon. Huwag tayong sana yung pananampalataya natin ay hindi anong tawag dito? Kumupas. No? Kundi ito ay manatili na matatag. No? Na sumusunod, nakikinig no? Sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat darating ang time, everything will be beautiful. Okay? So, yan po ang pangalawa na makikita natin. His plan was revealed. Okay? Hindi lang His presence will remain, His plan was revealed. And then ang panghuli, His promise will be realized. Okay? Ang kanyang pangako ay matutupad. Okay? Ang pangako niya. Ano ba yung pangako niya? Sabi niya, for I will make you into a great
nation there. I will surely bring you back again, and Joseph's own hand will close your eyes. Mga kapatid, ito po. Pagka sinunod po natin ang Panginoon, ito po, pagka hindi po natin, hindi tayo nakinig sa kung ano man ang mga kinakatakutan natin. Sabi niyan, I will make you into a great nation. In short, the Lord will bless us. There is always blessing. Or there are always blessings sa mga tao na sumusunod sa Panginoon. Ang gusto sabihin dito ng Panginoon kay Jacob, Jacob, tumuloy ka kahit na saan ka terba yung kinakatakutan. Tumuloy ka. Kasi kasama mo ako. No? Tumuloy ka kasi matutupad lahat ng mga pinangako ko. No? Mangyayari, no, ang mga pinangako. Tumuloy ka kasi may plano ako sa iyo. So ngayong umaga, mga kapatid, ano ang pinapagawa sa inyo ng Panginoon na matagal nyo na ini-ignore, iniiwas-iwas? Ano yung mga alibis natin? Ano yung mga excuses natin? Mga kapatid, every time na tayo mag-obey sa Panginoon, merong kalakip din na pangako. At ang sabi ng Panginoon kay Jacob, I will make you into a great nation. Nangyari ba yan? Sabi sa Exodus chapter 1, verses 6 to 7, basahin niya po natin. Ready? Begin. Now, the land was filled. Nangyari, ano? Alam niyo, pwede niya sabihin lang na fruitful, multiplied, increased. Pero tingnan niyo yung mga ginamit mo ng mga adjective. No? Exceedingly, greatly. No? Adjective ba yan? Anyway, yun ang nakalagay, ano? Ang description nitong lahi ng Israel. Lumago sila. Dumami sila. No? And sabi doon, they became so numerous that the land was filled with them. No? Natakot ang mga Egyptians. Kasi baka maging land of the Israelites na to. No? Hindi na, baka ma-etsapwera na ang mga Egyptians. Ganun katinding tumupad ng pangako ang Panginoon. Kaya ngayong umaga, ang gusto ko lang makita natin sa bawat utos ng Panginoon na pinapagawa niya sa atin, may kalakip yun na pagpapakit. No? Ganun tayo kinundisyon ng Panginoon. No? Na sa bawat utos niya, may magandang mangyayari sa atin. Sisiguraduhin niya, mga kapatid, na hindi ka magsisisi sa desisyon na ginawa. No? Na hindi ka manghihinayang. Na hindi mo sasabihin na, bakit ko ba sinunod ang Diyos? Bakit ko ba pinakinggan pa si Pastor Ilen? Hindi. Ang salita ng Diyos, every time na ito ay ating susundin. Ito po ang magbibigay sa atin ng tunay na fulfillment sa ating buhay. At mga kapatid, itong tatlo na nakita natin, ito po ang magtatanggal ng ating mga takot. For sure, marami pa tayong mga nakakatakot, no? Ng mga makakasalubo. Pero, one thing is also sure. The moment we obey the Lord, marami ka rin blessing na matatanggal. No? At magiging daluyan ka rin ng pagpapala. Ngayon pong 2024, sana po ay kung makaramdam tayo ng takot, no? Kung makita natin na parang nasa dead end tayo, sana alalahanin natin kung bakit dapat hindi tayo matakot ngayong 2020. No? Sabi ng Panginoon, His presence will remain, His plan was revealed, and His promise will be realized. Mga kapatid, nawa maging masaya, masagana, no? At punong-puno ng pagpapala ang 2024 sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin.
Ito pong takot ang bagay na laging bumubuntot sa amin. Ito ang nagbibigay ng sakit sa amin. Nagtatanggal ng katahimikan ng aming puso at isipan. Itong mga takot na ito ang pumipigil sa aming paglulunod. Lalo tigit sa aming paglago sa aming spiritual na buhay. Napakaraming ginagamit ang diablo na difficulties para magdahilan kami na hindi sumunod sa iyo. Lord, katulad ng ginawa mo kay Jacob, katulad po ng mga assurance sa susak, hindi mo siya iiwanan, hindi mo siya papabayaan. Ilalatag mo ang iyong plano at ang mga pangako mo ay tutuparin mo. Nawa makita rin namin yun at ang mga katotohanan yun ang magpalakas ng loob namin ngayon kung bago tayo. Nawa pagpalain po sa bawat puso ng bawat isa ang mga salitang ito na aming pupilalaan. So aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay.